Takumis Toyota Trueno o mas kilala sa pangalang AE86. Yan, yan mga idol ang pinagkuhanan natin ng idea para sa ating fog light. Yun po, sa madali salita, ito pong fog light na to ay AE86 inspired, no? Yun po yung nasa initial D. Malamang mga idol, marami sa atin yung mga bata 90s diyan, yung mga racing racing at saka yung mga malamang yung mga naka SB na yan ay kilalang kilala si Takumi at yung kanyang legendary AE86. Si Takumi po, yun po yung nasa initial D na nagde-deliver ng topo. Inuutusan ng tatay niyang mag-deliver ng topo sa bundok, then pagbaba eh may pa-drift-drift na, no? Ngayon sa atin dito sa Pilipinas, pag ginawa mo 'yan, inutusan ka lang ng tatay mo at pag-uwi mo may pa-drift-drift ka pa, eh malamang palo ka pag-uwi. Pero anyway, no? Pinag-uusapan lang natin kasi ito pong gagawin natin, yan, mag-i-install tayo ng fog light na AE86 inspired, no? Actually mga idol, merong version nito na mas magandang fog light, yung mga Hela, ganyan, no? Yung mas malalaki. Pero yun, medyo may kamahalan. Kaya ito pong atin, eh yung mas murang version, no? Yan, nabili ko lang yan, mas mura. So ngayon, mga idol, may dalawang klase ng fog light. Merong fog light na malapit lang yung range niya, yung mga siguro mga 5 meters lang yung range, tapos nakasabog yung ilaw niya sa sahig, sa kalsada, no? Yun po yung fog beam, no? Ito yung kinakabit natin ay driving beam. Ito yung katulad sa akin yung nakuha ko, driving beam. So ibig sabihin may focus to, yung malayo yung nararating nung beam niya, no? Yung range mas malayo ang nararating. At ipapakita po natin kung ano yung itsura ng ilaw niyan. So sa madaling salita, ito pong fog light na kinabit ko ay nakakatulong sa headlight. Kung medyo mahina na yung headlight ninyo, okay na okay, kasi ang layo na nararating, natutulungan niyo yung headlight. So yan, yan po ang mapag-uusapan natin. Ipapakita ko sa inyo kung paano magkabit ng AE86 inspired na fog light. So yan, tara, samahan niyo ko. Ang una natin i-discuss dito ay yung bawat pyesa na kakailanganin natin sa pagkakabit ng fog light, no? I-discuss ko rin kung magkano ko nakuha ang bawat pyesa na yan. Katulad nito, una, itong fog light, no? Ang brand nito is Maxtel, no? Nabili ko to ng 700. Yan, pares na yan, 700. Then sumunod, ito, relay, no? Ito yung relay natin. Ito. Yan yung relay, no? Then sa relay, kailangan din natin ng socket. Etong relay worth 120. Etong socket niya worth 50 pesos, no? So nakaganto yan. Yan, nakaganyan. Ikakabit natin yan na nakaganyan. Yan, relay. Ito yung mga switch, no? Ito yung switch natin sa loob. Ito naman, switch sa loob. Etong switch sa loob, ito worth 60 pesos. Ito, 60 pesos ko ito nabili. Yan, yung switch sa loob. Then, kailangan din natin ng fuse box. Yan, yung fuse box ko ay 50 pesos. Kasama na yung kanyang 15 ampere na fuse. Yan. Then, actually, ito, circuit to, circuit brand. Maganda na rin siguro dahil yan, oh, naka-ceramic yung loob niya. Yan, ganyan, ceramic yan, may puti. Yan, ceramic yung loob para hindi agad natutunaw. Kasi karaniwan pagka-plastic at medyo low quality, mabilis matunaw yung ating fuse box. Then, eto, kailangan din natin to. Yan, eto naman yung ating terminal lug para sa baterya. Yan. Tapos, kailangan din natin ng mga wires. Eto. Eto yung para sa switch. Gauge 18 lang to. Then, eto yung para sa main, para sa kuryente niya talaga, yung sa 12 volts, no? Yung pinaka magsusupply dun sa ating fog light. Yan. Yan yung mga kailangan natin. So, uunahin na natin yung pag-install nito, no? Kung paano natin maikakabit dito. Ngayon, pagdating dito sa bagay na to, malamang may kanya-kanya tayong diskarte, no? Depende sa inyo kung gusto ninyo magbutas, kung saan nyo ipopuesto, pero yung sa akin, ganito ang naging diskarte ko. Ito kasi yung tornilyo niya, no? Yung tornilyong to ay ikakabit ko dito. Ilulusot ko sa ilalim, ikakabit ko pa ganun, no? Tapos, ito ay ito tornilyo ko ng paganyan. Kasi ito, ito, yan. Yung up-down, yan yung up down, kayang-kaya natin gawin dahil nga na-adjust pa siya doon sa part na yon, up and down. Tapos yung ganto niya,
kung hindi pantay, maigaganon natin dahil mapipihit naman natin to eh. Pero ang problema is yung paganon. Yung tutok pakaliwat kanan, no? Hindi natin magagawa dahil diyan fix na yan. So, naging solusyon ko na lang dyan ay sisingitan ko na lang siya dito ng kahit ano para umangat ng ganyan. Bago ko ikabit yan, ay gumawa ko nito, itong goma. Yung gomang yan, dyan ko siya lalagyan ng sapin or dadagdagan, sisingitan dito para mailipat ko nga ng kaliwat kanan. So ganyan, ganyan ang mangyayari dyan. Makikita ninyo, nailusot ko na itong pinaka-tornilyo niya. No? Ngayon, just tornilyong yan, ay isusulot ko naman ito. Itong rubber. Isusulot na natin itong pinaka-tenga niya. Yan, yung tenga niya nakapaganyan. Pwede na natin ikabit itong fog light. Yan, nakaganyan siya. Yan. Okay. Yan. So, yan mamaya wawiringan natin to, tong part na to. Pero ganyan din ang gagawin natin doon sa kabilang side, no? Sa pagkakataong ito, gagamit tayo ng relay, no? Ngayon mga idol, meron tayong hiwalay na video na kung paano natin tinalakay, kung paano gumagana ang relay. Pwede niyo i-apply 'yon. Maraming purpose ang relay. Pero sa pagkakataong ito, ang purpose ng ating relay ay para makapagpadaan ng mas malakas na kuryente. Hindi po ito booster, hindi po ito nakakapagpalakas ng kuryente. Ang trabaho po nito ay para makapagpadaan ng mas malakas na kuryente. Dahil pagka sa switch, direkta natin kinabit yan, ay malamang masunog ang switch o mag-init. Kasi nga, hindi na ito kaya magpadaan ng malakas na kuryente. Actually, 6 ampere lang to. Ngayon, kung kakabit natin ng accessory ay lalagpas sa 6 ampere, dun na magsisimula uminit to. Kaya hindi kaya. Kaya kailangan natin ng relay. Ang una natin kailangan gawin dito ay i-locate kung saan tayo makakuha ng positive 12 na gumagana lang pag binuksan natin yung park light. Ngayon, nasa inyo na. Kung depende sa inyo, kung gusto nyo, kumuha kayo ng direkta na 12. Basta positive 12. Kung direkta na 12 volts, sumanap kayo ng wire o kung gusto nyo, mag-tap na rin kayo sa battery. Ito naman kasi ay para sa triggering ng ating relay, no? So ngayon, sa small body, ang park light ay itong kulay green na may pula na guhit. Yan o, yung guhit-guhit na ganyan. Yung parang marka na guhit lang. Kasi ang kadikit niyan, yan o, may green na may black stripe tapos may guhit na pula rin. Tapos yung isa, green na may dilaw na guhit. So iba yon. Yun ang alam ko dito para sa ano to eh, hazard to eh, o sa mga signal light. So ang kailangan natin is park light. Bakit? Kasi gusto natin gagana lang yung ating fog light kapag ka nakabukas yung park light. Yun ang gusto natin gawin. Pero nasa sa inyo, kung gusto ninyo direkta lang kahit nakapatay lahat, gumagana pa rin siya, nasa sa inyo. Pero sa akin gusto ko gagana lang siya kapag ka binuksan ko yung park light. So ito yung para sa small body, yung green na may guhit na pula lang. Yan. So dito, pwede tayong mag-tap dito ng kuryente para sa trigger. Babalatan ko siya ng konti, no? So yan, konting balat lang, yan no. Ma-expose lang ng konti yung wire. Yan. Yan no. Op. Pagka-expose ng ganyan, pag tinester natin yan, katulad nito, tetesterin ko yung isang polo ay nasa negative. Dito na lang ako kukuha ng negative. Yan, naka-negative. Ngayon, ito yung sa park light niya, no? Kung titignan ninyo, yan, naka-off siya. Pero pag binuksan ko yung park light, magkakaroon siya ng kuryente. Yan, no? Yan, nagkakaroon siya ng 12 volts. Pero pag pinatay ko yung park light, wala siyang kuryente. Ito, itatap ko. Ito yung papunta sa switch, no? So ito, itatap ko lang dito. Yan, no? Magtatap ako para maging source ng switch natin para sa trigger ng relay. Titipan ko electrical tape. Pagka nakakuha na kayo ng positive 12 dyan na galing sa park light, at ito naman yung i-discuss natin. Okay. So, ito, itong trigger natin ay papunta yan dito. Yan sa switch. Yung pagpupwesto natin. Ito kasi yung switch yun. Dito ako maglalagay ng switch. Yan. So, ngayon, kakabit ko muna to.
So ito ay ikakabit ko doon sa main dito sa switch. Yan. So ikakabit ko dito sa may switch. So ito, kahit magkabaliktad, walang problema, ay kakabit natin tong isa. So yan. Mga idol, siguraduhin nyo nakapatay yung park light ha, pagka ganyan. Kasi may kuryente yan eh. Hindi ako nagbaklas ng baterya. So yan. And then, syempre meron yan dito. Yung dito naman, kakabitan uli natin. Siguro itong wire na rin na to gagamitin natin dahil wala akong ibang kulay. So ito, ikakabit ko. Then, ito yung papunta doon sa relay. Ilulusot ko mamaya doon. No? Yan, lulusot ko doon. Then, kabit dito. Okay? Ito yung trigger galing sa park light. Yan. Then, ito yung papunta sa relay. Doon. So, lumusot yan sa ilalim. Papunta doon sa harap. So, ito ay ipapasok naman natin dito. Yan, oh. Yan. So, papasok ko lang siya dito. Actually, ito yung pinakalak niya. Yan. Then, ipapasok ko dito. Okay, pwede ko munang pakain yan. Yan, nagiging ganyan siya. Then, ito. Yan. Yan. So, yan. Yan yung magiging switch natin. Yan. So, ganyan siya. Yan, oh. Tapos, ito, ay kakabit na natin. Ano pa ganyan? Siyempre. Yan, ganyan kalalabasan yan. Yan. Okay? So, ngayon mga idol, sa pag-o-wire natin, yan, oh. Ito yung socket nung relay. May number din yan, no? Yan, oh. Yan yung number niya. Ngayon, tapos, itong relay natin mismo, may mga number din yan. Yan yung mga number niya. So, katulad ng diniscuss ko doon sa nauna natin video, sinusundan natin ay itong drawing na to. Yan, yung drawing na yan. No, ngayon, pagka sinaksak natin dito yan, tandaan nyo yung mga number, no? Yung mga pinout. Kasi ganito yan. Ngayon, yan, no? Lumalabas na, itong 87, ito, ay papunta, kasi ito, toto. Itong gitna na to, pwedeng hindi natin gamitin. Kasi baka ibang relay ang ipasok natin. Karaniwan, ito, pwedeng normally close to. Meron ding relay na pareha sila ng purpose nito, kaya pwedeng pagsamahin. Pero sa atin ngayon, hindi na natin gagamitin to. No? Ito na lang. So, itong 87, yan o, 87, ay papunta to sa accessories na kinakabit natin. So, ibig sabihin, papunta to sa pag light. No? Ngayon, itong 30, katulad na nasa diagram, itong 30 ay yung source. Ibig sabihin, yung sa battery. Yan o, yung 30. Yan. Ito yung sa battery. Galing sa battery to. So, main source to. Tapos, ito yung papunta sa accessories. Tapos, ito, yung 85. Yan, 85. Ito. At itong 86. No? Sa 85 and 86, ito yung trigger natin. No? Sa trigger, kahit magkabaliktad, okay lang. Kahit saan mo dyan ilagay yung positive or negative. Basta isa dyan ay positive, isa dyan negative. So, pwede nyo pagbalikta rin. Ngayon, pagkakinabit na natin yan, ay paganto ang kalalabasan yan. Yan. So, dependihan nyo na lang yung diagram na nakadrawing dyan. So, ito, papunta sa accessories. Ito yung papunta sa baterya, galing baterya, papunta sa accessories. Then, ito, yung trigger, positive and negative. Ito, magkabilaan lang yan. Yan. So, ngayon, katulad nito, sample. Ito si 85. Ito si 85 to, ah. Nilagyan natin ng trigger, galing sa switch. Yan. So, positive yan. Nilagyan natin ng ganyan. No? Ngayon, huwag muna itong papunta sa accessories at papunta sa baterya. Hindi muna yan, no? Ito muna, titignan muna natin kung magti-trigger. So, ito ay galing nga doon sa ating sa switch doon sa may dashboard, no? Tapos ito, kailangan lagyan ng negative. So, ngayon, pag tinap ko dyan, yan, no? Dahil iniwan ko na naka-on doon, yan, no? Papansin nyo, nagti-trigger na siya. Yan yung tunog niya, nagti-trigger na. Ngayon, i-steady ko at ipapa-off ko. Paki-off. Yan. On. Off. On. Off. Yan. Kung naririnig, yan, gumagana na siya. On. Off. Yun.
Ganon. So, ganon yan gumagana. So, ibig sabihin, nagkakaroon na ng contact ito. Itong dalawang to. So, tumutuloy na yung kuryente dyan. So, yan. Itutuloy natin kung paano ito gumagana uli. Bago tayo magpatuloy, no? Papakita ko muna sa inyo kung ano yung sabog ng ilaw nito. So, karaniwan kasi ang fog light, nakatutok yan sa baba, no? Karaniwan yan, mga 5 meters lang ang inaabot. Ganun lang kalayo ang tutok ng fog light at nakasabog sa sahig, no? Sa harap lang. Ngayon, ang ilaw nito ay may focus. Hindi siya actually fog light na nakababa lang. So, mas lumalamang na makakatulong to sa headlight natin kasi mas malayo ang mararating nito eh. So ipapakita ko sa inyo kung paano yung ilaw niya. So okay mga idol, yan oh. Ganyan ang ilaw niya. Hindi siya sabog, may focus siya. Yan, ganyan. Kaya lumalabas na malayo ang mararating nitong ilaw na to. So sa madali sa may tulong sa headlight to kasi malayo ang magiging focus ng ilaw eh. No? Hindi siya katulad nung fog light na pasabog ang ilaw. Ito, may focus. Yan. Malalaman natin mamaya kapag naikabit natin lahat. Okay, balikan natin yung ginagawa natin. Ito, yung number 30 ay nakakonect naman direkta papunta sa baterya. Pagka nag-connect tayo ng papunta sa baterya, lalo na kung direkta, ay huwag natin kalimutan maglagay nito. Ito, itong terminal lug para hindi lumuwag. At ng fuse, syempre. Yan. Yan, ganyan na mangyayari sa kanya. Yan yung number 30 natin. So mamaya ikakabit ko na lang yan. Pero sa ngayon, hindi muna. Dahil baka magkaroon ng problema yung ano natin. Magkaroon ng problema yung wiring natin. So mamaya na yan. So ito muna. Balikan natin ito. Si number 87. No? Ito, ground to. Mamaya na rin to. So ngayon, si number 87 naman ang dudugtungan natin. Si number 87 naman ay papunta sa accessories. No? Ngayon, kung papunta siya sa accessories, papunta sa fog light, ito yun. Ito yung wire na yun. Ibinaybay ko na sa baba. Yan. Yung wire na yan, i-coconnect naman natin dito kay number 87. Yan. So, ibig sabihin, kung papansin ninyo mga idol, dito sa trigger, yan, kahit yung positive-negative niya, ng trigger, na number 85-86, okay lang kahit manipis yung wire. Kasi, low current naman ito eh. Low current lang yan. So, pagdating dito, sa may positive na galing sa baterya at etong papunta sa accessories, kailangan makapal yung wire natin dahil ito ay magpapadaloy ng mas mataas na kuryente, mas mataas na ampere, no? Ngayon, ito sa akin is gauge 14. Etong trigger ko, gauge 18 lang, pero itong mismong magsusupply ng kuryente sa fog light, gauge 14. So, kailangan ganyan, makapal para hindi siya mag-init. Yan, kasi mag-iinit yan kapag manipis. So, yan. Kukonnect natin ng ganyan. Then, electrical tape. Gagawa na tayo ng grounding, no? Sa grounding naman, ayan, oh, ganyan, oh. Ganyan naman ako maggawa ng eyelet niya, yung terminal. Ngayon, gagawin ko dyan. Ayan, ay, uno. Ganyan ang position ko. Ayan, depende sa inyo kung ano yung style niyo. Pero sa akin, ganyan. Then, iipitin ko to. Itong part na to. Pagkaipit ko nyan, yan, inipit ko lang ng ganyan. Pagkaipit nyan, kasi kung totoo siya, meron pang crimp na ito eh. Pero wala tayo nun. So, ipitin ko yan ng paganto. Then, pupukukuin ko na isa. Para, yan o. Oh, ganyan siya o. Oh. Oh. Then, saka ko siya, ibabalik ng paganyan. Yan. Pagbalik mo ng paganyan, yan o. Oh. Tsaka ko naman iipitin tong wire. Yan. Ito hindi ko napapaluin to. Yan. So, ipitin lang. Gusto. Yan. Ganyan. So, meron ka ng pang-grounding. Yan o. Okay? Okay. Pagdating sa grounding, marami naman kayong pwede pagkabitan ng grounding. Ano? Pero sa akin, napili ko dito na lang di sa taas para magkakasama sila. So, katulad nito, tatanggalin ko. Katulad nito mga idol, yan o. Oh, ang gawa nila. Walang eyelet. Beno, lalagyan ko na lang din yan sa susunod. Yan. So ayan mga idol, yan o, oh, may grounding na tayo.
So ngayon ito, ilulusot din natin sa baba. So ngayon mga idol, kung papansin ninyo, no, ito, inilusot ko lang. Pero ang karugtong niyan ay ito. Yan o. Mahaba yan. Papunta doon sa kabila. Papunta doon. Sa kabilang... Papunta doon sa kabilang unit, no? Ngayon, yan. Dyan muna yan. So ngayon, nilabas ko lang muna ng konti. Kasi, susugatan ko lang yan para ma-itap ko yung itong unang fog light natin. So ito yung terminal niya. Yan. So yan. So yan. Sinugatan lang natin ng konti para ma-itap natin yung mga kuryente. So, ito kasi, ito yung naging positive natin. No, galing sa relay. So, itatap ko lang to. Yan o. So, ayan. Yan. Ngayon, yan o, nakatak na siya. Pwede na natin ipasok uli sa loob. Yan. So, huhugutin ko lang ito. Ito, itong sa loob niya. Yan, ganyan. So, ito, itong dalawa naman na itong wire na to ay papunta dito sa kabilang unit naman. Yan, gaganon natin para ma-wiring naman natin. Katulad na ito, yan o. Ito yung positive-negative niya. Then, ito yung galing sa wiring natin. So, ang positive ko kasi ay itong itim. So, ibubolto na lang din yan. At itong negative. Itong galing sa ground. So yan mga idol, ngayon nakatape na lahat. Yan, pwede na natin pasok sa loob. At eto, syempre lalaylay yan dito. Pag lumaylay dito, ay i-cable tie na lang natin sa ilalim. So mamaya ko na ito gagawin. Yan, balikan na natin yung wiring natin doon sa taas. Na ikabit na natin halos lahat. May trigger na. Yan, trigger. Meron nang papunta sa accessories. Ito, yung sa fog light. At itong kuryente natin, yung so, galing sa baterya, yung 30. Then ngayon, eto na, yung huli. Etong negative, no? Yung ground ng trigger. So, eto yan. Number 86 to. Yan, yan yung 86 natin. Ikakabit na natin yan. Yan, das tetapa na lang. Yan. Eto mga idol, eto, totoong hindi nagamit na wire. Dapat to matipan, no? Kasi baka ito yung mag-cause ng short circuit. So, kailangan yan ay hindi dumikit sa kahit saan. So, yan. Titipan lang natin. Yan, ganyan lang. Para may cover lang siya. So, yan. Yan. Okay na. So, may wire na lahat. Pwede na natin ito pagsamasamahin at tipan, no? Yan. Para magkakasama siya. Okay na ang ating relay. Ngayon, nasa sa inyo na kung saan nyo ito ipupwesto. Pero sa ngayon, lalapag ko muna para sa ating testing. Ngayon. Okay, ayos na lang din lang yan mamaya. So ngayon, ito na. Lalagyan na natin ng direkta sa baterya. No, ito yung number 30 natin. Lalagyan na natin. So ito, itatap lang natin dito. No? Yan, dyan. So, yan. Yan. Ganyan ang mangyayari sa kanya. So, yan. Ayusin ko na lang mamaya. For demo purposes lang muna. So, ganyan ang kalalabasan yan. Yan. Tapos, i-attach ko lahat yan dyan. Kumbaga, ayusin na lang yan. So, yan. Ganyan. Ganyan lang po ang pag-wiring yan. So, yan. Te-testingin na natin kung gagana. Okay, mga idol. Ito. Ito yung scenario natin, no?
Ang una kong gagawin, yan, naka-park light ngayon yan. Papatayin ko yung park light, no? Yan, bubuksan ko yung park light. Yan yung park light. Kung papansin ninyo yung park light ko, nakailaw. Papatayin ko yung park light. Yan. Pagpatay yung park light, bubuksan ko itong switch ng park light. Dapat hindi ilaw. Yan. Yan, ganyan siya. Ngayon, pag binuksan ko yung park light at binuksan ko yung park light, dapat iilaw siya. Yan, ganyan siya. Yan o. Yan, switch yan ng park light. Yung ginagawa ko. Yan. Ngayon, pag iniwan ko siya nakabukas yung park light ng ganyan at pinatay ko yung park light, dapat mamamatay din yung park light. Yan, ganyan siya. So, pag binuksan ko ulit yung park light at iniwan ko naka-on yung switch ng park light, bubukas din siya. Yan. Ngayon, kahit naka-park light ako, pwede ko siyang patayin. Yan. Patayin din. Ngayon, pagka nakapatay ang park light, kahit anong patay hindi ko sa switch, hindi dapat iilaw. So, ganyan. Ganyan yung dapat na magiging reaction niya.